The Philippine Showbiz List presents Beautiful Leading Ladies of Dennis Trillo. Lovey po, una silang nagkasama sa big screen sa pelikulang My Neighbor's Wife noong 2011. 7 taon na nakalipas, muli silang pinagtambal sa kauna-unahan nilang television project, ang romantic comedy series na The One That Got Away. Rian Ramos. Taong 2018, nabigyan si Rian ng pagkakataong makatambal si Dennis, kung saan isa si Rian sa tatlong leading ladies nito sa primetime series na The One That Got Away. Ayon kay Rian, dahil may ilang flirting scenes sila ni Dennis sa nasabing serye, inamin niyang naroon ang kabang naramdaman nung umpisa, sapagkat yun ang unang pagkakataong nagkatrabaho sila bilang love interest at hindi pa sila ganun kalapit sa isa't isa. Max Collins. Isa din si Max Collins sa tatlong naging leading ladies ni Dennis sa 2018 Kapuso romantic comedy series na The One That Got Away. Heart Evangelista. Ang Kapuso queen of collaboration na si Heart ay makailang beses na nakatrabaho si Dennis sa big screen man o television. Katunayan naging tapat noon si Dennis sa pagsasabing si Heart na kanyang tipo ng babae. Hindi man ito nauwi sa isang relasyon na panatili naman ni Heart at Dennis ang magandang samahan at pagkakaibigan. Patuloy pa rin silang nabibigyan ng proyekto bilang magkatambal, karbilang na riyan ang pelikulang Mano Po 6 noong 2009. Nasundan ito ng Telefantasyang Dwarfina noong 2011, Legacy noong 2012 at ang 2016 romantic comedy series na One Happy Love Story na nagsilbi nilang reunion project. Carla Abellana. Makailang beses naman na nagkasama sina Carla at Dennis sa iba't ibang mga proyekto na dahilan sa maganda nilang working relationship magpahanggang ngayon. Mula sa pagiging host nila sa isang Kapuso artista search show hanggang sa pagsabak nila sa romantic drama. Si Carla naging leading lady ni Dennis sa Sunday afternoon drama anthology na Love Bug Presents na The Last Romance noong 2010. Ang kanilang pagsasama ay nasundan sa big screen sa 2011 movie na My Neighbor's Wife kung saan isa si Carla sa naging love interest ni Dennis. Maliban dyan, ay nagkasama sila sa pinag-usapang LGBT theme series na My Husband's Lover noong 2013 at 2017 drama fantasy series na Mulawin vs. Ravenna. At itong taon ay nagkaroon sila ng reunion sa Voltes 5 Legacy kung saan ay gumanap silang mag-asawa. Chris Bernal. Sa pag-uumpisa pa lang noon ng karera ni Chris sa showbiz, ay bukas ito sa pagsasabing crush at dream leading man niya si Dennis. Kaya naman naroon ang kasiyahan at karangalang naramdaman niya na mabigyan ng pagkakataong magkasama sila kung saan si Dennis ang isa sa kanyang naging leading man sa primetime series na Hiram na Alaala noong 2014. Bella Padilla. Unang nagkasama sina Dennis at Bella sa seryeng Endless Love, pero hindi sila nagkaroon ng maraming eksena. Kaya naman marami ang napabilis ang tibok ng puso nang mapanood muli sila sa seryeng Sa Puso ni Doc noong 2014. At sa pagkakataong ito, si Bella na ang leading lady ni Dennis. Ang kanilang pagsasama ay nasundan sa 2015 biopic film na Felix Manalo, kung saan ay gumanap silang mag-asawa. Bukas si Bella sa pagpapahayag ng paghanga kay Dennis dahil sa galing nitong umarte at madaling katrabaho. Katunayan siya mismo ang pumili kay Dennis bilang kanyang love interest nang mag-cameo ito sa 2018 movie na Camp Sawi. Marian Rivera. Isa ang Kapuso primetime queen sa pinakamaraming beses na nakapareha ni Dennis. Una silang pinagtambal sa big screen sa 2006 horror film na Pamahiin na nasundan pa ng isang horror film noong 2009 na Taro. Makailang beses din silang nagsama sa telebisyon. Si Dennis ang naging love interest ni Marian sa seryeng Darna noong 2009 at Endless Love noong 2010. Taong 2012, naging leading man siya nito sa primetime series na Temptation of Wife. Dahil sa madalas silang pagkakapareha noon, hindi maiwasang matanong sa kanila kung hindi ba sila nagkagustuhan. Ayon kay Marian, hindi, sapagkat naroon ang respeto nila sa isa't isa. Maging si Dennis ay hayagan din sa pagsasabing hindi niya niligawan ang aktres dahil sa unang-una naroon ang respeto nila, lalo pa at pareho sila ng manager.
Glyza De Castro. Naging leading lady naman ni Dennis si Glyza sa Kapuso drama musical series na Beritera noong 2012. Muli silang nagkasama sa primetime series sa Temptation of Wife kung saan napaulat ang kanilang pagkakamabutihan. Ngunit binigyang linaw ni Glyza na hindi humigit sa pagiging co-star ang turingan nila. Hindi naman talaga maiwasan ang pagiging malapit nila dahil sa pinagsamahang proyekto at baka nadadala lang ang mga tao sa kanilang eksena. Jenica Garcia. Mula sa magkapatid na role sa Telefantasyang Gagambino, naging magkapareha naman sina Jenica at Dennis sa 2009 drama romantic comedy series na Adik Sayo. Bilang leading man ni Jenica sa nasabing serye, ayon kay Dennis, natutuwa siya sa pagiging kalog ng aktres at masaya din anya itong kasama. Angel Locsin. Noong nasa bakuran pa ng GMA si Angel, si Dennis ang madalas niya nakakapareha sa TV at pelikula. Siya nga ang masasabing isa sa paboritong leading lady ng aktor. Nagkasama sila sa tatlong malalaking teleserye, kabilang na rin ang Mulawin, Darna at Mahika. Nagkasama rin sila sa mga pelikulang Mulawin the Movie at Text. Kaya naman nung umalis si Angel sa bakuran ng GMA, isa si Dennis sa mga nanghinayang. Matatanda ang habang ginagawa nila noon ang Mulawin ay nagkaroon daw ng mutual understanding sina Dennis at Angel. Ngunit hindi rin ito nagbunga ng mas malalim na relasyon. Nadine Samonte. Isa si Nadine sa nakaparehas noon ni Dennis. Nagkatambal sila sa Telefantasyang Etheria, ang ikalimang kaharian ng Encantadia noong 2005 kung saan ay gumanap silang Young Rakim and Young Minea. Nasundan ito ng pagsasama nila sa Gagambino noong 2008. Tanya Garcia. Taong 2002 nang lumipad si Dennis sa bakuran ng GMA mula sa ABS-CBN. Isang taon na nakalipas na mabigyan siya ng pagkakataon na magbida sa drama series na Twin Hearts kung saan isa siya sa mga naging leading man ni Tanya Garcia kasama si Dingdong Dantes. Solen Yusef. Unang nakasama ni Dennis sa pelikulang Boy Pick Up the Movie si Solen. Taong 2016 na maging leading lady niya ito sa environmental romantic film na Lakbay to Love at bukas sa pagsasabing masaya siyang nakatrabaho ang aktres lalo't alam niya ang dedikasyon nito pagdating sa trabaho. Maha Salvador. Naging leading lady naman ni Dennis si Maha sa pelikulang You're Still the One noong 2015. Katunayan, dream come true para kay Maha ang pagsasama nilang ito dahil isa si Dennis sa pangarap niya maging leading man dahil sinakita niya ang kahusayan nito bilang aktor. Julina Magdangal. Naging love interest naman ni Dennis si Julina Magdangal sa 2008 romantic comedy film na Italy. Si Gabby Concepcion sana makakaparehas niya rito ngunit umatras ito na dahilan ng pagpasok ni Dennis bilang kapalit. Sanya Lopez. Naging leading lady din ni Dennis si Sanya Lopez sa GMA telebabad series na Cain at Abel noong 2018. Nang makapanayam sinabi ni Sanya na maswerte siyang nakapareha si Dennis, lalo pa at maraming babaeng nangangarap na makatrabaho ito. Alice Dixon. Isa naman si Alice na naging leading lady ni Dennis sa cultural drama series na Legal Wives. Ito ang unang proyektong pinagsamahan nila kung saan ay gumanap si Alice bilang unang asawa ni Dennis. Ayon kay Dennis, ang makatrabaho si Alice ay isang napakalaking oportunidad para sa kanya. Andrea Torres. Gumanap namang second wife ni Dennis sa Legal Wives si Andrea. Bagamat second choice lamang si Andrea sa nasabing serye, pinatunayan niyang karapat dapat sa kanya ang nasabing papel na naunang ibinigay kay Megan Young. Katunayan, natuwa si Dennis na maging leading lady si Andrea sapagkat ito anyang isa sa mga gusto niya makatrabaho noon pa. Bianca Umali. Bilang leading lady ni Dennis, ginampanan naman ni Bianca ang pangatlo at pinakabatang asawa sa Legal Wives. Sa mga panayam, hayagan ang pagsasabi ni Bianca na karangalan ang makatrabaho si Dennis, lalo pa at hindi lahat ay nabibigyan ng oportunidad na maranasan ito. Kim Chu. Nagkasama naman sina Kim at Dennis sa pelikulang One Great Love. Katunayan si Dennis ang unang naging leading man ni Kim Chu mula sa kabilang istasyon at aminado si Kim na isa si Dennis sa mga napakagaling na aktor sa industriya at nasubukan ang kanyang acting side rito. Ann Curtis. Maging ang kapamilya actress na si Ann ay isa din sa naging leading lady ni Dennis. Nagkasama sila sa 2016 rom-com movie na Bakit Lahat ng Gwapo May Boyfriend. Ayon kay Ann, si Dennis talagang isa sa pinangarap niyang makatrabaho at laking tuwa nga raw niya na mabigyan sila ng magandang proyekto. Julie Ann San Jose.
Hindi naman may pagkakaila na isa sa kinakiligang leading lady ni Dennis si Julie Ann ang pagkakaparehan nila sa pinag-uusapang historical portal fantasy na Maria Clara at Ibarra ay talaga namang umani ng positibong komento. Barbie Forteza, bukas naman sa kaalaman ng publiko ang tungkol sa pangarap ng kapuso primetime princess na makatrabaho si Dennis at pagkakaroon niya ng crush rito. Kaya naman ganun na lang ang kagalakan niya na mabigyan sila ng pagkakataon na magkasama sa Maria Clara at Ibarra. Ayon niya kay Dennis, kung titingnan si Barbie ay parang bata ang itsura pero kung umarte na ito sa set at kung paano magtrabaho ay parang veterano. Bukod sa pagiging co-star sa historical portal fantasy, naging love interest din ni Dennis si Barbie sa weekly anthology na Daig Kayo ng Lola Ko sa Ilalim ng Buwan noong January 2020. Jeneline Mercado, kung may isa man sa mga naging leading lady ni Dennis na talaga namang nakakuha sa kanyang puso, ito ay walang iba kundi ang kabiyak niya na ngayon na si Jeneline Mercado. 19 na taong gulang noon si Jeneline habang 25 naman si Dennis ang una silang magkatrabaho sa primetime series na Now and Forever Dangal noong 2006. Inamin ni Dennis na unang kita pa lang niya kay Jeneline ay na-attract na siya sa aktres. Pero hindi agad sila naging close dahil pareho pa silang may kanya-kanyang relasyon noon. Intimidating pa ang impression noon ni Dennis kay Jeneline. Muli silang nagkatrabaho sa Gumapang Kasalusak noong 2010 kung saan ay doon nila mas nakilala ang isa't isa. Naging opisyal na magkarelasyon ngunit nagkahiwalay din sila. Nagbaliktambalan sila sa primetime series na My Faithful Husband noong 2015 at kasabay nga nito ang pag-ugong ng balitang nagkabalikan sila hanggang sa kinumpirma ang kanilang relasyon na nauwi sa pagpapakasal noong 2021. Bea Alonzo, ang binansagang queen of primetime bida at new generation's movie queen na si Bea Alonzo naman, ang isa sa mga pinakabagong leading lady ng kapuso drama king na si Dennis Trillo. Sila ang magbibida sa romantic drama series na Love Before Sunrise na nakatakdang mapanood simula sa September 25, 2023. Ito ang magsisilbing reunion project ng dalawang former kapamilya stars sa GMA 7 makalipas ang mahigit dalawang dekada. Sabay na ipinakilala sina Dennis at Bea bilang miyembro ng Star Circle Batch 10 sa ABS-CBN at after 20 years, muli nga silang pinagtagpo at itinadhanang makagawa uli ng proyekto. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!